Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Kumusta kayong lahat? So ngayon, hindi pa ako naligo sa office. Gusto ko muna mag-vlog. Kasi sobrang init dito sa bahay. Kahit umuulan sa labas, mainit pa rin. Kasi ang dami-daming gusto mag-aral ulit. Good news 'yun sa ating lahat. And may ano ako diyan sa hindi pa nakakaalam sa mga bago dito. May pwede ninyo i-review yung mga video ko kung paano ko nakuha yung aking diploma in a span of 1 year. And syempre, nagawan ko na ng video yan. Eh ngayon, gusto ko lang din shout out si Sir Mark kasi nag-email siya sa akin kung paano ko ba pinadala yung mga mga documents ko, credentials ko, or ano ba. Since nandito ko sa ibang bansa, so pareho kami ni Sir Mark nasa Taiwan. Ang kaibahan lang, nasa factory siya. Ako nasa bahay, ako nagtatrabaho. So, itong ETF guys, lang siya, modular lang siya. So, kahit saan ka pa, pwede mo siya gawin. Kasi wala tayong online classes na as in formal talaga na may sched na ito from Monday to Friday, may klase tayo. Wala siyang ganun. Modular lang siya. So, kung if ever matapos mo na yung mga modules niyo, yun lang. So, ngayon, balik tayo sa sinasabi ni Sir Mark kung bakit, kung paano ko ba pinadala yung mga documents ko, like, nung una kong, yung mga form sa ATF. So, ngayon, Sir, gusto kong sagutin para naman ito para sa lahat din, para mas maliwanagan, para klaro sa lahat. Nagpa-print ako sa 7-Eleven, tapos nag-fill up ako. Kasi kailangan mo yung fill upan. Tapos, pinicturean ko lang yun, Sir, tapos, in-email ko doon sa admin ng school. Kasi, may mga designated person na email ninyo sa mga documents ninyo. So, next is yung mga COA ko. Lahat, pinicturean ko lang lahat yun. Pwede ninyo ipascan kung may scanner kayo, kung marami kayong oras. Kasi ako, limited lang yung oras na pag once hindi ako nag-day off, bahay, tapos kasi noon last year, buhay pa yung alaga ko. So, kailangan ko talaga magmadali. So, yun. Pinicturean ko lang. Sinend ko sa school. At yun, okay naman. So far, okay naman. So, ngayon na graduating student na ako, naghihingi sila ng mga original copy ng PSA birth certificate. Tsaka, nung una, hindi ko dideclare na college, undergraduate ako. So, form 137 yung pinasa ko na original. So, ngayon, nagtanong-tanong ako, hindi daw yun pwede kasi nga undergraduate ako na sa AMA. And yun, nag-request ako sa AMA. School to school na to ha. Nag-request ako ng POR, Good Moral tsaka Honorable Dismissal. So, yung AMA na mismo ang mag-send doon sa school sa PCU. So, yun siya. Ang sinend ko lang na original sa school is PSA. Original birth certificate. Kung if married kayo, magpasa kayo ng marriage contract. And kung high school graduate lang kayo, form 137. Pero kung undergraduates kayo from other school, dapat mag-request kayo sa school ninyo ng POR, honorable dismissal. Parang yun, so far yun lang naman. Yung sa AMA lang naman na pina-request pa ako ng good moral. So, dagdag gastusin. So, yun lang guys. So far, yun lang naman yung mga ginagawa ko. The rest is pinicturean ko lang. Tapos, email lang din. Email, sinend ko sa email. Kasi wala na akong time. At hindi ko pa din na-try. Hindi ko din na-try na magpascan. So, yun lang Sir Mark at sa iba na interesado talaga mag-aral. So, kaya ninyo yan kung nakaya ko. I know na makaya din ninyo. So, yun lang guys. Good luck sa lahat. Thank you so much. Bye-bye!